Ako po si Limel Gatip, photographer from Pampanga. Refer sa akin to location na to. Sabi nila kasi maganda daw at yung graffiti style sa rooftop. Kung aabangan mo yun ng 5 o'clock to 6 o'clock, ang bagsak ng ilaw tsaka ng sunset, maganda. Anong? Tatanong lang. Nakarating kami sa location, ayaw na kami papasukin. So kami magbabarkada ng photographer tsaka yung kasama naming model, tumawa lang. Dito na nag-start yung video ko. Ayan ang mga kasama ko ngayon for this adventuristic photo shoot. So ito yung dadaanan namin papunta sa location. Diretso lang siguro. Mauna kayo. Umaga sa labas, pero takot sila. Sakto hawak niya rin yung sword slight ang tawag namin doon. So sinindihan niya, sabi niya, sobrang dilim pala. Ano, tuloy ba natin? Ay, tingnan na rin naman. Naririnig nyo yun, may bata na sumisigaw. Wait ka, dimdam yan. Hali. Baboy, masala. Matros na. Baboy, masala. So, ayan. Umaga pa po, ayaw na nilang tumuloy. Yung parang hinahabol siya or tumatakbo, parang nasasaktan na may humahabol sa kanya na ayaw siya magpahabol. Mauna kayo. Para, sulatan mo parang eh. Jem. Jem? Anak, bisa, Jem! Parang ginuloy sakit ang anak! Sabi sa'yo may narinig ako eh! Narinig nyo ba yung kanina? So, pumasok na kayo! Eto na, ibuboost ko yung sound kasi asigurado ko medyo mahina yung audio nito. Nung pinilay ko to, ako mismo kinalibutan. Nakita ko yung shadow sa lente. Pupunta sa location. Chinat ko sila. Sino may hawak ng ilaw, sabi ko? Si Jem. Nasaan siya noon, sabi ko? Nasa likod mo lang, sabi. Re-review ko ulit yung video. Sabi ko, may nakuha akong shadow dumaan sa lens ko, sabi. Shadow mo lang yun, sabi. Or shadow ng isa sa atin. Imposible. Tatlo kayong nasa likod ko. Kung shadow ko yun, ang tama nun sa wall. Pero itong nakita ko, sa harap ko siya dumaan. Maging ang mga dating trabahador ng ospital, meron ding nakakakilabot na mga kwento. Minsan, meron kami narinig na parang dumadaing. Nahihirapan ba? Parang umihiyaw, ganun. Isang araw lang nakita namin, meron ng bakas sa flooring. Bakas ng parang paa ng batang maliit. Tapos pagdating dito sa may wall, umakyat pa siya sa wall ng ganyan. Tapos nawala, naputol na. Ang ipinagtataka ko, bakit sa tagal ng panahon, bakit hindi naman siya nabubura? Pag-aari ng isang korporasyon ng mga Pilipino at ng Amerikano. At ito po ay isang ospital na nagkikater para sa mga American retirees po natin. Sa pagkakalam ko po ay nagkaroon sila ng problema sa City Hall. Kinasuhan sila ng violations to environmental compliance. Ikod nito ay CREEK. Meron din pong mga aligasyon. Yung mga beneficiary ng mga American retirees ay hindi po sila totoong may sakit. Palilitawin na may sakit tapos makakakolekta ng isang malaking halaga. Taong 2003, itinayo ang Philippine International Hospital sa Angeles City sa Pampanga. Pero isinara ito noong 2009 matapos magkaproblema sa kanilang pamunuan. Mula noon, inabandona ang ospital at ginawa na lang terminal ng jeep. Ang mga jeepney driver doon, unti-unting nagkaroon ng mga kakatwang karanasan.
Hoy, ano ba? Iiyak ko dito eh, gulo-gulo mo eh. Inaray ko muna yung jeep doon. Nag-jingle ako. Bigla ko nakarinig dito sa likuran ko. Tumawa siya eh. Tapos, noong lumingon ako. Paglingon kong ganun, bigla siyang tumakbo. Pagbaga niya doon sa pader na ganun, bigla siyang parang tumagos lang. Yung sa mga parang sa pinikula lang na nangyayari. Doon ako nagkinilabutan. Pag dumadaan kami dito, talagang sinisindi namin yung mga ilaw eh. Parang talagang may nakatingin sa'yo, may sumasampa sa jeep. Siguro nabubulabog sila, kaya naghihingi po ng bendisyon. Parating pinupuntahan niya po ay yung pinaka-tunnel doon sa baba. Tinapunan ng basura ang mga kasamahan ko kasi bawal magtapon ng basura sa sapa. Pag nagtapon po doon, parang siyang iniigop daw. Kaya nga hindi na siya nagtapon doon. Minsan nga, meron pa akong na-experience na tulog na ako. Pagdating ng alas 12 ng madaling araw, yung malimpungatan ka. Yung unang bukas ng mata mo, parang may natanaw ako dun sa may tulay. May tumawid na nurse, parang meron siyang tulak-tulak na stretcher. May mga napapansin po kami na kakaiba na nararamdaman. Isang bata na tumatakbo, patawid-tawid lang po sa isang kwarto. Nakakabay. Sa record. Bakit kuya, bakit ganun yung nervous? Mahirap paliwanag. Init siya katawan eh. Init siya likod. May nararamdaman ka ba? Meron. Ano yun? Ano nararamdaman mo kuya? Ano yun, kuya? Parang may tinitingnan ka. Lakas ng kabaw. Emot, emot. Kaya nga ako kinakabahan. Ano ba? Miss Anna, ano po yung nakikita nyo? Bakit po nilapitan nyo po si Kuya G-Boy? Lisa, pre. No. Kanina. Kanina pa? Kanina pa. Bago ako nagpakita sa inyo, kasama ko na siya. Nasa likod ko siya. May mga nadidinig din po kami na tulog ng pinto, kalampag. Madalas po, may isang umiiyak na sanggol. Pero karamihan po, iba-iba po yung tawag po nila. May multo, tiyanak. Pero bakit nila pinaniniwala ang tiyanak ang gumagambala sa abandonadong ospital? Sa pag-iimbestiga ng aming team, nagulat kami sa aming natuklasan. Paras pa ako. Dati yung mga ibang patient, pag dumarating dito, tinatanong lagi ng doktor kung may ininom bang gamot, pero ayaw nilang aminin, kaya nagagalit yung mga doktor. Pero ang alam talaga ng mga doktor na hinulog yung bata. Tingin ko, yung dahilan ng mga pagbabaramdam dito ay yung dahil sa mga nagpalaglag ng mga bata dati. Yung mga babae sa club na pagkakaalam ko ay mga asawa ng foreigner. Nung gabing yon, nagsama kami ng paranormal investigator at ito ang aming nakunan. Dito pa lang, sa labas, kita ko na may bata na ditong babae. Lalakad-lakad siya rito. Pag i-stay siya rito, iikot siya, gaganon-ganon. Saan madalas marami nagpaparamdam dito? Kasi dito, madalang eh. Dito lang yung sinasabi nila dati ng bata. Ayan. May mga bata tumakbo, bata lalaki. So may kasama po tayo? Oo. Tapos, saan tayo pupunta ulit? Cut, cut.
Sarao din natin. Bakit naman? Wow! Wala na ako pa rin. Baho to dati, malansa, malansang, malansang, malansa ang baho. Halo-halo, may dugo, may ano. Mayroon pang kamay eh, may daliri pang ang nandito eh. Oh, ito na Angel ha, kung nasan ka man. Ito mahinip na ikaw ha, pagka-pray na lang kita ha. Ano ito dati, Kuya Tom? Yung mga, kung saan nadadump yung mga dugo alibawa sa operating room. Kung hanapin man nila yung magulang nila, hindi na nila alam kung sino eh. Tanggapin na lang nila na talagang wala na. Sige Lord, we declare na itong lugar na ito ay sa'yo. God, we take authority over this place. Hindi namin inahayaan lahat ng demonic spirits na mamugaran dito. Napalayas namin lahat ng demon spirits in Jesus' name. Children are gifts from God. Maraming mga tao ang nagpapabot kasi mas nahahighlight yung kasalanan nila kapag lumabas yung baby. Pero sa totoo lang, wala namang hindi kayang i-redeem si God. Kung ikaw yung tao na nagpa-abort ka na in the past, humingi ng tawad kay God and the Lord will restore you. Nagsushoot ako dito, mag-isa na lang ako. Dinititalihan ko na lang yung butas at saka yung kandila. Wala naman akong kasama dito, ako na lang mag-isa. Malayo na sila, tinanggal na yung audio. Tapos nung pagkayari ko mag-shoot, segment producer namin, pinakinggan niya yung audio, may kakaibang siya narinig na boses. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala eh. Pero nung narinig ko yung pinarinig mo sa akin, medyo kinalabutan ako. It's definitely a shadow, pero sa tingin ko, yung may hawak ng ilaw, pumihit lang siya. Kasi ang laki ng anino eh. Ibig sabihin, malapit yung ilaw. Para magkaroon ng anino doon, dapat may maglakad sa gitna ng ilaw sa kanong dingding. Kung may malakas na light source doon sa likod nila at isa sa kanila naglakad, nakita yung anino, dapat yung dalawa nakatayo, may anino din. Could be paranormal. It's definitely a scream in terms of the source, kahit na sila lang doon, wala namang bata. Pero pwedeng may bata across the street. It could also be paranormal. It could also be from the outside. Doon sa start ng video, parang may faint, mahinang halakhak eh. I trust that nobody went close to the camera or the microphone and said that. So I believe that the cameraman was there alone, tapos may bumulong na ganun. Which leaves the possibility na baka siya yung bumulong. Pero hindi, ba't niya naman gagawin? You test your voice speaking behind the microphone, hindi ganun lalabas. Ito parang idinikit yung labi talaga dun sa mic ng camera tapos nagsalita. Sige na, halika na. Hindi naman sila sadya ni Mama na iwan ka eh.
God! Mga anak ni Janice!